Hello, guys! Welcome back sa aming YouTube channel. Yes. At syempre, this is Jhing Jhing. And this is Angelica. Ayan, syempre napakasarap ng buhay dito sa New Zealand. Malaki ang sweldo. Charot! Gadon! At syempre, explain namin kung ano nga ba ang hiningi sa aming requirements ni Immigration New Zealand. At syempre, bago kami mag-start, subukan nyo na mag-like and subscribe. Then, pwede rin kayong mag-drop ng comments kung meron kayong mga gustong tanungin na kaya namin sagutin. Yeah, truth. At immediately, sasagutin namin yung mga tanong nyo. Ganon! At syempre, let's start! Ano nga ba ang hiningi sa aming mga requirements ni Immigration New Zealand? Okay. So, once na makuha nyo na yung job offer nyo from the employer tapos sa pirmahan na ninyo, the next step nun ay hihingin ng employer nyo yung inyong passport copy, scan copy lang naman siya, then yung employer nyo na ang mag-request ng token sa immigration, which then after that, makakasip kayo ng email sa immigration na pwede na kayo mag-apply sa inyong visa. True! At syempre, dando na tayo sa apply ng visa. Yes! Correct! So, first na i-discuss natin is yung total cost ng visa. Yes, so, kurikong. Magkano nga ba ang cost ng visa para sa accredited employer work visa dito sa New Zealand? Yes! At syempre, ito na yun. Yes! 750 New Zealand dollars! Yes. So, yung 750 na yon, ang breakdown nun ay sa application fee ninyo, it costs 540. And then, meron din tayong immigration levy na $210. Kaya, nagkaroon ng total na $750. Oo, diba? Napakasimple, diba? At syempre, after nun? After na nun, so pagka meron na kayong token, so, isa-secure nyo na lahat ng mga requirements nyo. So, correct. Ang question is, ano yung mga ano, requirements? Ano nga ba yun? Yes. So, first, kailangan ninyo ng passport. Yes. Yan ang number one. And then, the second, kailangan ninyo ng passport photo. Correct. So, with white background. So, ilalagay din dyan ng aking partner kung ano yung mga size at saka yung kung ano yung size, including na rin yung memory ng ano, or yung, ano ba tawag doon? Yung kung ilang MB ilang ang MB. Pwede nyo iya, kung ano ilang correct. MB pwede nyo i-upload, ganon. And syempre, then, ang susunod doon, kailangan nyo din i-upload yung inyong job offer. True, yan ang number one din yan. Sa inyong employer. So, dapat, para malaman ninyo kung legit ba yung inyong employer, dapat meron kayo, mabibigyan nila kayo ng job offer na nandun na nakalagay kung ilang oras ka magtatrabaho in a week, magkano ang rate nyo per hour, kung ilan yung leave na pwede na ibigay sa inyo in a year. So, lahat na nandun na. Tapos yung kung kailan kayo pwede mag-start ng inyong trabaho. Yes. Yes. So, ano pa ba? After noon, yung job offer, hiningan kami ng medical. So yung medical din is mag-email sa inyong immigration. Ayan, syempre hiningan din kami ng certificate of employment. So yung certificate of employment, yun yung kailangan din na isa ng immigration, especially kung yung pinaplayan nyo ay needed ng at least 6 months experience. So, kung meron kayo at least 6 months experience from your current employer or kahit nung previous ninyo, kung ano man ang meron kayo na proof na meron kang experience dun sa inapplyan ninyo, so, i-upload nyo yun sa inyong website ng immigration. Yes. Then, ikama, kung galing ka ng Saudi, kailangan mo ng proof na ikaw ay valid na employed ka doon, legally employed ka doon sa pinanggalingan mo. So, meron doon yung visa, yung ikama, and ikama then... Ikama translation. Yes, ikama translation since Arabic na yun. At ito pa ang pinakamahirap kuhain talaga, ang NBI. Yes. Ayan, dyan talaga kami pinaluha ng NBI talaga, sa totoo lang. Hello, Philippines. Hello, Philippines. Alam mo diba, istorya namin yung pagkuha namin ng NBI. So, true. Pumunta kami ng Riyadh, Saudi Arabia, para kumuha ng
NBI. Ano nga ba yung blue form ng NBI? So ngayon, yun lang ang ibibigay sa amin ni Philippine Embassy sa Riyadh. And then, ang release paper mismo ng NBI ay sa Pilipinas pa. Imagine. Yes. So, kailangan pa talagang i-DHL mo yung blue form na yun para ma-release lang sa Pilipinas yung NBI clearance mo. So, yung NBI blue form na galing ng embassy, kasama ang yung authorization letter, kasama din ang iyong picture na passport picture with, ano ba yun? Passport copy, authorization letter, and then yung blue form at saka yung photocopy, photo picture mo, picture. Yung ID picture mo. Yes. So, ipapadala mo yung lahat sa Pilipinas kung sino i-authorize mo para gumawa ng, kumuha ng iyong NBI clearance. Correct. Madali lang naman kumuha ng police clearance pag nasa Saudi ka na, as long as wala kang criminal record. So, yes. Diba? Napakadali lang kumuha ng police clearance sa Saudi Arabia. At syempre, nandito na ba tayo? Minakalimutan pa ba tayo? Yung police clearance, wala na. Kasi yung sa NBI naman, yung medical naman, so after mo na yon i-submit ang application mo. Kung si immigration, i-require ka niya ng medical, yes. Mag-i-email sila sa'yo na kailangan mo na medical at bibigyan ka rin nila ng mga accredited medical center kung saan ka pwedeng magpa-medical. Yun. So, yan. At syempre, ito na ang pinakamatindi. Pag naipasa mo na lahat yan, mag-aantay ka na lang ng ilang days. So, nung tayo is 20 working days. Yes. Yeah? 20 working days lang approve ng iyong visa. Diba? As long as lahat ng documents mo ay kompleto, walang conflict sa mga documents mo compared doon sa mga sa ina-applyan mo. So, lahat yun, dire-diretso ang approval ng iyong application. Yes. At syempre, ito na ang pinakabatindi. Ang reveal. Kung saan ba kami talaga nakakuha ng trabaho ng bongga-bongga dito sa New Zealand. Ayan. Panoorin nyo ang video na ginawa namin before. So, yan yung kauna-unahang video namin na ginawa kung saan talaga kami nakakuha ng employer dito sa New Zealand. Kaya, try nyo na. And don't forget to like, share, and subscribe True. Sa aming YouTube channel. And then, mag-drop kayo ng comment. And then, by the next video, kung ano man yung mga questions niyo, pwede namin gawing content para at least magkaroon kayo ng mga additional information. Correct. At syempre, sa mga susunod na mga video naman, sahod reveal. Yes, sahod reveal. Diba? Siya sahod muna. Secret muna, siyempre. Ito na ba rin. Hindi naman pwede natin sabihin agad-agad kung magkano ang sahod, diba? So, i-reveal mo din ito yung payslip mo. Ay, siyempre, pwede rin. Para at least makatotohanan, diba? I-reveal namin yung aming payslip para at least talagang mabigla kayo ng bonggam-bongga. Sabihin nyo naman, ay! Ganito pala sa New Zealand. Yayaman niyan. Millionaire ka na, isang taon pa lang. Charot. Ganon. True. So, ayan, mga kabaklaan. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo at may nakuha kayong tip para kung halimbawa gusto niyo mag-apply dito sa New Zealand ng bonggang-bongga. So, ayan. See ya sa mga susunod naming vlog. See ya. Bye.